Hello, 안녕하세요, 여러분. Hi, everyone. 발릭 나스 DJ Sandra. 안녕. Hello, guys. Hi, mga katigang. Musta kayo? Ang lakas ng ulan, ang lakas ng hangin. May pasok po ba kayo? Hello? Yes, pasok na po kayo. Annyeonghaseyo. Hello po. Hi, Gio. Hi, John. Hi, Arlene. Hi, Gio Bang. Christine, thank you. 안녕하세요. I'm your DJ, Sandra. Woo! Yay! Start na po tayo. Musta yung araw nyo ngayon? Kasi nung dumating ako dito, sobrang lakas ng ulan at hangin. Medyo traffic siya kahit walang pasok yung iba. Pero 5 na po, no? 5, anong oras na? 5:21. Tapos na yung work natin. Musta yung araw nyo ngayon? Ako naman, medyo nagpahinga pa ako kasi medyo bad condition. Pero okay lang kasi syempre nandito po ako sa T-Radio. Kasama po kayo. Ngayon, ito po yung okay na program natin for episode 2 na. Recommend po ako ng mga pagkain, tapos mga kung ano yung nangyari sa K-Word today. So for now, yung first content ko, yung segment is K-Food of the Day. Woo! What's K-Food of the Day? It means, dati, last time, nag-introduce po ako ng ano yung pina-introduce ko sa inyo? Hi po, yes. Nung last time po, recommend ako ng champong, 'di ba? Champong, yung sobrang manghang, pero ngayon nagdala ako ng iba pang pagkain para lang sa inyo. Alam ko yung ibang mga Filipino siguro alam nila 'to, pero sa palagay ko hindi lahat. But this is really gustong-gustong-gusto-gusto ng mga Korean kasama yung soju. Okay, so I will introduce this food. This food is 두부김치. 토푸김치. 아얀. 낚시 기타 뇨 뽑아. 토푸김치. 타왁 남에 사 코리아 두부김치. 페로 쉼프레 가세 두부 타왁 나틴 디바 토푸. So 토푸김치 샤. Actually, this is really real picture talaga. Ako nag-take ng picture. Pumunta ako sa restaurant nila. And their restaurant is really famous talaga. Sobrang famous. Halos mga 20 years na siguro kasi nung high school pa ako, pumunta talaga ako doon eh para kumakain yung mga pagkain nila. So, let me introduce first the tteokbokki and then after that, mag-introduce ako ng restaurant na yun. This tteokbokki is na-steam po konti yung tofu. Medyo lang, mga 5 minutes siguro or 10 minutes. I-steam lang po tapos yung kimchi na nakikita nyo dyan, hindi lang yung kimchi, may pork pa siya. Masarap. So, kasama yung pork and kimchi and konting lagay po kayo ng asukal tapos konting soy sauce para may taste po siyang konti. At kasama yung kimchi sauce para medyo manghang siya. And you can put also chili powder para mas manghang. Then, i-fried nyo po tapos sabay nyo kainin. Actually, yung mga Koreans, yung mga friends ko, mahilig sila yung tteokbokki kasama yung soju. Perfect siya. Parang samgyeopsal with soju. Tteokbokki with soju rin talaga. I think, yeah, today is the day. Kasi umuulan siya, di ba? And now, I'm introducing their restaurant. Their restaurant is located in Makati. Yan. Ipakita ko po sa inyo, ah. Kasi meron pa silang iba't ibang klaseng mga menu. Sobra, ang dami. Hindi lang yung tofu kimchi, ah. Meron din silang tteokbokki, tapos dumpling, kimbap. Yung kimbap nila, sobra ang daming klase. Halos, yung tuna kimbap, meron din. Tapos ordinary kimbap, may vegetable kimbap. Hindi lang isa yung type nila. So, sobrang, ang sarap talaga yung pagkain. Grabe. Alam ko yung mga Filipino, syempre, gusto nyo kimbap and tteokbokki. May dumpling din sila. Tapos may kimari din sila. Alam nyo ba ano yung kimari? Kimari is naka-roll yung pansit sa loob ng kim. Yung kim na seaweed, ah. I-roll po, tapos i-fried. Kapag isawsaw natin yan sa tteokbokki sauce, grabe, sobrang sarap. Kailangan talaga nakaset siya. You should try it. Ayan! Nakikita nyo po ba sa picture na yan? Yan yung kimbap. Tuna kimbap po yan, ah.
Tapos yung sa tab- yung sa taas niya is tteokbokki. Tapos yung sa tabi niya is gopchangbokkeum. Tawag namin doon gopchangbokkeum, medyo mahirap no. Yung ano tawag diyan, yung mga intestines sa loob ng mga baboy. Yan po, pinahalo nila ng vegetables. Sobrang sarap yan. Sarap din kasama sa yung soju. Tapos, yung Kachi Bunshi. We are, this restaurant name is Kachi Restaurant. Makikita nyo rin po sa Grab. If you search in Kachi, malalabas po siya. P-Burgos po yung location. P-Burgos, Makati. And, pinaka masarap na pagkain nila is sundae gukbap. You know sundae? Alam nyo po ba yun? Do you know, guys, about sundae? Yung mga Koreans, tteokbokki, kimbap, kasama yung sundae, and then yung kanina sinabi kong kimmari, yan yung kinakain namin, sabay-sabay siya. Kasi, ang sarap kapag pinagsabay nyo talaga. Grabe. Yung sundae po yun, yung intestine ng pork, yung sa loob, pinalinis po, tapos ilalagay nila ng yung pansit, yung Korean pansit noodle sa loob. Tapos, ginawa nilang sabaw yan. Sobrang sarap siya. If you guys willing to go in P-Burgos, you should talaga. Kailangan punta kayo dyan. Kachi Restaurant, meron din po sa Grab. You can search there. And, sundae gukbap yung best nila. And tubo kimchi, syempre masarap. Halos lahat ng mga friends ko sinasabi nila, lahat daw ng pagkain nila ay sobrang masarap. Kasi, ang tagal na history nila ay halos mga 20 years na. Since high school pa lang ako, pumunta rin ako doon kasama yung mama ko, kapatid ko, para kakain kami dyan. Tapos, mura lang yung pagkain nila. Yung kimbap nila ngayon, 130 or 160 lang. It depends kung ano po yung kimbap na i-order nyo. Pero, worth it talaga. You guys, mga katigan, kailangan i-try nyo talaga yan. Sobrang sarap. Yes, hello po. Wow. Yes, masarap talaga siya. Annyeonghaseyo. Yes, annyeonghaseyo. Sobrang sarap yung pagkain. So, if you're going to P-Burgos next time, kasama yung mga kamag-anak nyo or kaibigan nyo, kapatid nyo, kailangan kayo pupunta dyan and you can try the Korean food. And their kimchi and kaktugi, yung kimchi na radish is sobrang sarap. Grabe. You should try it. So, last time, nag-recommend ako ng champong, diba? So, this time, nag-recommend ako ng tofu kimchi. Okay? So, you guys must try that one. And thank you so much. Pero, alam nyo, yung sundae gukbap na sinasabi ko, yung sabaw na yan, sikat sa mga Korean kasi maganda after hangover namin. Halimbawa, kapag inom kami ng soju or uminom na, yan yung hangover namin. Pero sa Philippines ba, ano yung hangover food? Sinigang ba? Masarap din yung sinigang pang hangover, di ba? Yung mga kaibigan ko, sinigang yung kinakain nila. Yeah, sabi ni Reynali, masarap po yan. Oh, you try that? Sarap talaga siya. You should try. Yung mga katigang hindi nyo pa na-try yun, you should try it. Sobrang sarap talaga. I can swear you. So, this is my K-food of the day today. So, abangan nyo rin po next time sa segment ko kung ano yung iba pang food kailangan i-recommend ko po sa inyo. And the second segment is K-news of the day. Woo! K-news of the day. Yung K-news of the day means i-introduce ko po sa inyo or sasabihin ko po kung ano yung nangyayari sa K-news ngayon. Parang K-word, ano ba yung latest na balita sa Korea na meron. So, syempre, i-upload ko yung pinopost ko talaga palagi yung mga updates sa page ko sa DJ Sandra. So, you should like and share my page. And also, like and share din yung page ng T-Radio para kasama nyo ako at iba pang mga gwapo at magaganda at talented na mga DJs, okay? So, ngayon, let's go to K-News of the Day! First, ay ito sobrang latest talaga. Sobrang latest. Nung last Sunday, alam ko yung mga K-popers, sa palagay ko, alam nyo ito.
dumating si EXO and other mga rookies K-pop group here in the Philippines for their concert. Okay, ipakita ko po yung poster ha. Sunday lang to nangyari, grabe, Samoa Arena. Tawag namin dito Show Champion because yung program name is Show Champion. Ayan, nakikita nyo. EXO kasama, syempre sila. Wiki Miki, rookie, parang bago silang girl group in Korea. Insanity, Eung Hyungseop, MXM, The Boys, and syempre yung aking atin host Kim Shinyoung. Sila yung sobrang, syempre parang bago pa lang sila sa K-pop in Korea. Kasi halos parang 1 year or 2 years pa lang sila, except EXO. So dumating sila dito, their first time in Manila, and they had a concert here. Sobrang ganda, at actually I was one of the translator. So sana next time pa-invite ko sila dito, no? Yay! Kasama ko sila dito. And yung nakikita nyo, syempre, yung Kim Shinyoung, radio DJ rin siya sa Korea. And siya yung isang parang komedyante sa Korea. Sobrang nakakatawa rin. And also, syempre, EXO, no need to introduce them. They are really worldwide star artists po sila, diba? May pumunta na ba doon? May pumunta ba? Timbahay lang po ba kayo? Hello. Sinong pumunta sa Show Champion? Samoa Arena po siya eh, nangyari nung Sunday. Halos mga 2 hours yata yung ano concert nila, and it was really amazing. Sobrang ganda. Sana next time pa-invite ko yung mga fan club ng mga EXO, Zenoti, or MXN, The Voice, Blackpink, Twice, yung mga fan club admin or president. Kung, sorry, kung gusto nyo po magpupunta dito para ma-introduce nyo rin yung artist na talagang love na love nyo. And gusto ko rin i-share din para mga katigang, yung mga iba pang katigang, dapat alam nila kung anong mga talent na meron yung mga artist na gusto nyo. So next time, kung meron kayo mga fan club na active, active dapat, fan club admin or president na active po, pwede pa PM na lang po sa akin para papunta yun namin po kayo dito para i-interview kayo. Okay, I'm so excited. Okay, so this is really proud. Syempre, I love also OPM songs too. Okay, and the second one, ito latest rin to eh. Parang kahapon ko lang nalaman. Okay, meron daw Korean movie na release na dito sa Philippines. Syempre, last time meron din Along with the Gods and also On Your Wedding Day. At marami pang mga Korean movie, di ba, pinapalabas dito sa Philippines. Ito, parang October 25 lang po yata. Pakita ko po sa inyo ah. Sila yung bida. Before poster, pa kilala ko muna sila ha. Sila yung bida. Yung naka-black is Hyunbin. Siya po yung leading man sa Secret Garden. Nanood nyo po ba yan? Sa ano, GMA, di ba? ABS ba yun? Secret Garden. Sobrang sikat. At yung sa tabi niya, ang gwapo no. Changdonggeon. Changdonggeon yung pangalan niya. Siya yung parang Piolo Pascual ng Korea. Sobrang sikat at sobrang gwapo. Halos lahat ng mga Koreans kilala nila talaga. So they are the leading man. Ang gwapo, no? At pakita ko po sa inyo yung poster po muna, ha? Wait. Yung poster po. Sila yung ano, sila yung leading man, at kasi pina-search ko po para manonood nyo rin. Sa search ko, meron din sa Green Hills, Alabang Town Center, Alabang Fairview, Alabang Circuit, Alabang Malls. Yan, yan po. Oh, yan, yan yung poster. Yan yung ano, English name, English title po. Grabe, narinig ko yung story nito parang more on zombie. Kasi syempre, Halloween, di ba? Dapat nag-Halloween ako ngayon. Halloween po siya. So,
parang pinapalabas yata ito. Kasi ito, yung storya niya is Korean Zombie. Yung Hyunbin, yung leading man, siya yung parang siya yata pumapatay ng mga ghost, yung mga multo. So, meron din po daw sa Uptown, Ayala, Cinema, Robinson, Manila, Mega Mall, Star Mall, Venice, Vista, Vista Mall, Taguig, and Alabang Town Center. So, search kayo kung saan po lumalabas yung movie na to. Sobrang ganda daw, sabi ng kapatid ko. I think I will watch it today too. Kung makikita tayo, magpicture tayo mamaya. And this rate, nag-search ako ng rate nila. Yung rate ng movie na to is 7.6. Mataas na siya ha, 7.6. And they are really good at act. Hindi lang sila gwapo, magaling mag-arte. And syempre Halloween, kagaya na sinabi ko kanina, Halloween po. So we should watch this. May subtitle na po yan. Hindi po siya dub, subtitle. So I think you can relate in their movie. So this is my K news of the day. Woo! So dalawa yung sinabi ko, no? Isa, may concert sa Philippines nung last Sunday sa Muare, nakasama si EXO and other Zenoti, Ung Hyungsub, The Voice, Wiki Miki, and the second one is this one, Rampant. And ayan, marami pa akong mga recommend sa inyo, yung mga movies or dramas, mga songs. Kaya, i-follow and share nyo po yung DJ Sandra page. And also, punta kayo sa T-Radio page and like and follow nyo po siya. And meron din kaming Google app. Punta kayo para i-download nyo po yung app namin, T-Radio. And also, tradio.net. Mamaya, sabay tayo doon para pakinggan ng mga K-pop songs. Okay, and this is my next segment. Woo! Ano kaya next segment ko? Meron po, may tanong si Brian. Meron po kaya showing sa Pampanga? Kahapon pinas-search ko, meron sa ano tag dyan? Las Piñas. Meron sa Las Piñas. Pero sa Pampanga, hindi ko po sure. Pero, i-check nyo po yung ano, sa Google, Rampant, tapos yung movie in Philippine or Manila. Yes, sabi ni Rodona, may pa-Korean sa T-Radio. Nice naman. Thank you po. Abangan nyo po, syempre, yung live ko and also other DJs rin kasi ang dami pang mga nakahanda yung mga iba pang DJs. Sobrang galing nila. Okay, so my next segment is K-Star of the Day. Woo! K-Star of the Day. Last time, sino kaya yung in-introduce ko sa inyo? Diba si Winner and Icon? Kasi meron silang concert sa November 10 and 11 dito sa Philippines, sa Moa Arena. Ngayon, gusto ko siya pina-introduce kasi may fan meeting daw siya dito sa November 17 in Manila. Grabe, ang dami pupuntang mga K-pop artists dito sa Philippines. Talagang gustong-gusto nila yung Manila. And clue ko sa inyo ah, may meeting, fan meeting sila dito and he is really tall. Model and actor siya sa Korea and really good at acting. At maraming mga drama na sikat talaga. Sobrang sikat. Kilala nyo po ba kung sino? Kilala nyo po ba? Hindi? Okay, so introduce ko sa inyo kung sino siya. Siya si Lee Jong-seok. Woo! Wah, ang gwapang tangkat. Grabe. Nakita nyo po ba yung picture? Sobrang gwapo, di ba? Ang tangkat niya, yung tangkat niya daw, ano, 186. Wow, model. And, pa-introduce ko muna kung sino siya para yung mga hindi po kilala, kilala niyo rin siya. Yung pangalan niya is Lee Jong-seok. And, nag-debut siya noong 2010. Hindi lang siya actor and he is also model. And yung height niya is 186. Wow, 186. Ang lak tangkad.
Tapos yung mga drama niya is I Can't See Your Voice, Doctor Stranger, Pinocchio, W. Di ba ang sikat yan? Grabe. Tapos may bago pa daw siyang drama kasama si Lina Yong. Yung title daw, Romance is the Separate Book. Next year pa yata i-release yan, pero nakakas na siya. Siya yung leading man kasama si Lina Yong. Grabe. Panoorin ko yan. Sa palagay ko, for sure, maganda talaga to. At magaling siya mag-acting si Lee Jong-suk. Sobra. Sobrang sikat niya. At nung nakikita ko sa fan meeting niya, sa iba ha, hindi sa Manila, nakita ko sumasayaw siya, kumakanta siya, at kasama niya yung mga fans niya, naglalaro talaga. Kaya parang feel ko, sobrang excited din ako sa fan meeting niya dito sa Manila. Kasi, baka sasayaw rin siya ng mga Twice, di ba? Gustong-gusto ko, sobra. Sana hindi masyado mahal yung ticket niya. Mamaya pakita ko po sa inyo yung poster para malaman nyo kung saan at kung kailan siya mag-fan meeting dito sa Philippines. Sobrang talented siya talaga. And this is, I think, first time niya rin dito sa Manila. So, kailangan ang dami natin abangan para sa kanya. At pakita ko na ngayon yung poster, ha? Yeah, yes, poster na po. Ah! Wow, gwapo. Palapag naman. Wow, sobrang gwapo. Yung fan meeting niya is on November 18, 6 PM po daw sa Smart Araneta Coliseum. Once more, yung fan meeting niya is on November 18, 6 PM in Smart Araneta Coliseum. So, sana pupunta rin ako doon. Kung wala pa kayong ticket, you can search kung magkano yung ticket niya at syempre abangan nyo rin si Lee Jong-suk doon. Sobrang ang gwapo talaga. Dapat punta tayo dyan. November 18 na, 18, hindi pala 17, sorry. So, last time, pina-introduce ko sa inyo si Winner and Icon. May concert sila dito sa Manila, November 10 and 11. Si Lee Jong-suk, November 18 daw sa Smart Araneta. So, full talaga yung schedule natin for November. Ang daming mga K-pop artist talaga pumunta dito. Sobrang excited. And also, alam nyo, yung si Taeyeon, Girls' Generation, one of the member ng Girls' Generation, may concert din daw siya sa December. So, sana next time, introduce ko po sa inyo about kay Taeyeon kung sino siya. Sobrang idol ko siya. Okay. And my last but the least segment. Ayan. Teacher, naging teacher na ako. Teacher. Keyword of the day. Keyword of the day. Yay! Woo! Magdala na kayo ng ballpen at ano tag dyan? Papel para magsulat kayo. Susulat kayo kung ano yung tuturuan ko sa inyo. Last time, naalala niyo po ba kung ano yung tinuro ko? Guwapo ni, sabi ni Troy, guwapo ni Changgeung Sang-woo? Sino po yun? Super duper guwapo, sabi ni Aliza, yes, sobrang guwapo. Sabi ni Tian, umo, ang guwapo. Ah, umo, nagko-Korean ka ha. Baka naman may, oh sorry, wala pa akong ticket. Sana may free ticket talaga. Yeah, idol ko yan, sabi ni Alberto. Yes, idol ko rin siya. Sobrang galing at guwapo. Magaling din kumanta, mag-acting and sayaw. Sobra. Baka naman, tapos, Lee Jong-suk, sabi ni Tian, kilala niyo pala siya. Ooh. Mas guwapo. Sino yun? Hindi ko po kilala. Okay. So, na-introduce ko na po yung K-Star of the Day. And my last segment is K-Word of the Day. Last time, tinuro ko po sa inyo is Have a good day. In Korea, 좋은 하루 되세요. 좋은 하루 되세요. 가는 용 악센트. 좋은 하루 되세요. This is good for polite way. And para sa mga friends nyo, tapos kabarkada nyo, sabihin nyo, 좋은 하루 보내. Kapag yung mga friends lang talaga, yung mga best friend, parang gano, bestie, sabihin nyo lang, 좋은 하루 보내. Huwag nyo na ilalagay yung yo. Kasi yo is like
opo at opo in Korean way. So, yan po, yung ibig sabihin na yun is have a good day. Ngayon, ready na po ba yung ballpen at papel nyo? Okay, so my word for today is I like you. Yes, kasi alam ko, syempre, Halloween na. Pero malapit din yung Christmas. Nakakalungkot, oh. Kapag Christmas, nagsosolo ka. Sayang. So, gusto ko po ipaturo sa inyo kung paano magsasabi ng I like you in Korean. Kasi yung sarang ngayon, sobrang dali. Halos lahat ng K-drama na napapansin nyo, halos lahat sa K-drama lumalabas talaga. Sarang eh. Lahat, alam na talaga. Pero yung I like you, parang hindi naman masyado. So, gusto ko ituro sa inyo. Siyempre, teacher Sandra. Okay, I like you. Nakalagay yung first, ha? Pansinin natin yung first one muna. 좋아해요. 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 좋아 is means like. 좋아 means like. 좋아. So, yo, may yo rin naman. May po siya. So, it means, ah, may gusto po ako sa'yo. Parang gano'n siya. In polite way. Mas, if ever, kung mas matanda yung crush nyo, pwede niyong sabihin, 좋아해요. 저, 그쪽 좋아하는 것 같아요. parang 좋아해. 좋아해요. And, the second one is 좋아해. 좋아해 is, oy, may gusto ako sa'yo. Kahit sa friends nyo, or if ever, bestie mo siya, pero biglang may crush ka sa kanya, pwede nyo sabihin, 좋아해, 나도 좋아해. Talagang ito, for sure, na may crush ka sa kanya. Pero, nakasulat na ba? Sinulat nyo na sa papel? Oh, say, oh, wow. Ano ang multo in Korean? Nagtanong si Brian, ano daw multo in Korean? In Korean, multo is 귀신. 귀신. 귀신 ang tawag namin sa multo. So, yan po, I like you. Talagang for sure na may crush ka sa kanya, may gusto ka sa kanya. Pero itong grammar is parang feel ko, ha, I think I like you. This is the term. I think I like you. It means, yan, the first one and second one. Ang hirap sa Korean, no? Kasi may po at opo talaga, iba. So, it means ito, parang hindi pa clear yung puso mo. Parang hindi ka pa sure na may gusto pa ako sa kanya. Pero feel ko, ha, parang feel ko may gusto ako, may crush ako, ganun. So, you can say na, 좋아하는 것 같아요. 좋아하는 것 같아요. So, 좋아, syempre, nandyan na naman yung term, di ba? Like, 좋아. 좋아하는 것 같아요means, ay, sa palagay ko po, ha, may gusto ako sa'yo. Parang ganun yung meaning. Ang sweet. Grabe. 좋아하는 것 같아요. Pero, kapag sa mga friends nyo lang or mga bestie, mga mamsi-mamsi nyo, pwede nyo sabihin, nano 좋아하는 것 같아. 좋아하는 것 같아. Tanggalin nyo lang yung yo sa taas. 좋아하는 것 같아, yo, at 좋아하는 것 같아. So, yung pronunciation parang ganun. Pakinggan nyo mabuti, ha. 나너 좋아하는 것 같아. 좋아하는 것 같아. 파랑 sinasabi mo na sa palagay ko parang may gusto ako sa'yo. Diba sa 'yo. 'Di ba sa Tagalog din, meron siyang tonation. Ganun din sa Korea, meron din siyang tonation. So, parang gusto mo sabihin sa friend mo, "Ah, sa feel ko may gusto ako sa'yo." Parang ganun. Kaya, yan po yung terms natin. Grabe, ang dami niyang natuto ngayon. Grabe, apat yung tinuro ko sa inyo. 좋아해요? 좋아해, 좋아하는 것 같아요, and 좋아하는 것 같아. So, apat po siya. May po at opo. Kailangan be aware po kayo kung mas ma-elder po sa inyo, parang upa. Halimbawa, upa. Siyempre, mas matanda yun, di ba, sa akin. So, sabihin nyo, upa, jawa, jawa, upa, jawa, jawa, ng katayo. Parang, sabi ko, upa, parang may gusto ako sa'yo. Parang ganun. Pero kapag friends mo lang or makilala mo lang, pwede mong sabihin, dano, jawa ng kata. I feel I like you. I think I like you. Parang ganun na po yung ibig sabihin. So, yan po yung mga grammars. Aya, ano po mahal kita sa Korea? Sabi ni Troy, nagtanong po siya,
mahal kita is saranghae and saranghaeyo. May dalawa po siya, di ba? Saranghae is I love you. Pwede niyong sabihin sa friends niyo. Pero yung saranghaeyo is for opa or for elders talaga. Sarange, saranghaeyo, may dalawang terms din. Sabi ni Brian, ang hirap. Oh, medyo mahirap. Pero sa totoo lang, nahirapan din ako mag-aral ng Tagalog. Kaya sa palagay ko, lahat ng Tagalog, lahat ng language mahirap. So, pero tiis na natin yan. Sabi ni Brian, ang hirap daw. Sabi ni Justin, ano po in Korean na I love you, DJ Sandra? Wow, I love you too. I love you, DJ Sandra. DJ Sandra, sarangheyo. Pwede na yan. Na-feel ko na yung puso nyo. Wow, ano po ang special ka sa akin? Sabi ni Irvin Polo. Special ka sa akin. Sa totoo lang, yung mga Koreans, hindi sila nagsasabi ng ganito. Parang, huy, special ka sa akin na hindi namin ginagamit yon. Pero, kapag gusto nyo po siyang sabihin, pwede, no naante teke tukpyore. No teke tukpyore. Tukpyore is special. So, no naante teke tukpyore is no, you, 나한테 for me 특별해 sobrang special so parang 너 나한테 특별해 pero nilagay ko ng 되게 is very kaya parang it means na sobrang special ka sa akin yan yung ibig sabihin next time ilagay ko po yung Korean and syllables para makita nyo may sabihin na ako sa kaibigan ko sabi ni Brian oy si Brian may crush siya ako wala Grabe. Ay, sabi ni Sammy, DJ Sandra, ganda mo, crush kita. Oh, thank you. Body parts name in Korea, body parts. Ah, boom. Next time po, magdala ko ng hindi lang grammar, yung words rin, parang ilong, mata, lips, para masabi nyo rin kung ano yung mga body parts in Korean way. Sige, Brian, i-ready ko po yan para sa'yo. Wow, ano, Manny? Sabi ni Chris, Manny, sarang합니다. Wow, ito dapat kailangan to eh. Ang galing mo, Korean. Ang galing mo, Chris. Manny, sarang합니다. Manny is very, sarang합니다 is I love you. It means sobrang mahal niya ako. I love you too. Nang cute mo magsalita, DJ Sandra, sabi ni JP. Wow, salamat. Ano yung opa? Nagtanong po si Maeve, tama po ba? Sa ano daw yung upa? Upa means brother, pero ginagamit ng mga Korean girls sa upa sa mga boyfriend nila. Pwede nilang tawagin parang darling, sweetheart, honey, lahat pwede namin sabihin upa. Pwede na siya kapag mas matanda sa akin yung lalaki. Pero kapag mas bata sa akin, syempre hindi ko masabi ng ganun yun. So, kailangan, upa, gamitin nyo para lang sa matanda. Sarang eh, sabi ni Sammy, wow. Alam nyo at upa is girl to boy, Hindi pwede lalaki magsasabi sa lalaki ng upa. Yung lalaki dapat sasabihin nila sa lalaki is hyung. Hyung yung tawag namin. Kasi dito sa Philippines, ate, kuya, wala na, di ba? Pero sa Korea, iba siya. Kapag babae yung tatawag sa lalaki, upa. Upa yung tawag. Tapos, yung lalaki sa lalaki, kailangan hyung. Hyung yung tawag. Sarangheyo, sabi ni Maris Dato. Sarangheyo. Sabi ni Maha. Sabi ni Maha, what's in Korea ang you are my life? Wow, grabe. But, ang sweet-sweet nyo. Lapit na kasi Christmas, no? Sabi ni Maha, ano daw yung You're My Life? You're My Life. Ang lalim to, grabe. Ang lalim naman. We can say this, 너는 내 삶이야. 너는 내 삶이야. Pwedeng ganun. Pero, ang lalim niya eh, kaya hindi namin ginagamit yun. Sabi ni Justin, pwede ba kitang ligawan sa Korea? Wow, talagang lahat kayo may love one na kayo. May special na talaga kayo. Ako lang yung wala. Justin, sige. Paano daw yung sabihin, pwede ba kitang ligawan? O,
kasi alam nyo, gusto ko to sabihin na talagang dapat kailangan nyo malaman. Medyo nung una dumating ako dito sa Philippines, natataka ako bakit yung mga lalaki nagtatanong sila sa crush na girl, yung girl na crush nila, na huy, pwede ba kitang ligawan? Kasi sa Korea walang ganun, walang tanungan eh. Wala, kaya medyo natataka ako, eh crush nyo, bakit nyo pa magtatanong? Kaya kapag in Korea, hindi kami nagtatanong kung pwede kitang ligawan, hindi na. Kasi we are doing in action na talaga. We are just texting and we are watching movie. We are eating together. Parang lumalabas kami. Kaya hindi kami nagtatanong na pwede kitang ligawan. Pero, yeah, Justin, you can say, oh, dado chuwahe dote. Kasi chuwahe kanina is like you, diba? So you can use there, dado chuwahe dote. It means, pwede kitang parang pwede kitang ligawan. Pwede rin ganun. Dado chuwahe dote. Pero, wag nyo natanongin sa... wag nyo natanongin sa mga Koreans. If ever kung Korean yung crush nyo, kung Filipino, yeah, pwede. Dano, chuwahe dute? Ano in Korean ang more power for T-Radio? 더 힘 좋은 T-Radio? 모르겠는데? Yes, Troy. Hugs from Brazil. Wow, thank you, Brazil. Hindi pa ako nakapunta doon. Sana... Sabi ni Nico, Pabati, hello, Nico, 안녕하세요. Wow, Big Brother? Big Brother, tawag namin, sabi ni Alexandra, ano na Big Brother? Big Brother is 큰 형. Kasi형 is, di ba, lalaki sa lalaki, opa yung brother. So, 큰 is malaki. So, Big Brother is 큰 형 or 큰 오빠. So, tawag namin 큰 오빠. Sabi ni Chris, Duna, oldi sarayo? Wow. Nagtanong siya kung saan ako nakatira. Secret. Banda doon lang po sa Manila. Paano tawag sa babae? Ayan, sabi ni Luis, paano daw sa babae? Di ba kanina sabi natin, lalaki sa lalaki, hyong. Babae sa lalaki, upa. So sa babae naman, kapag lalaki yung tatawag sa babae, Duna. Duna, N-U-N-A, Duna. Pero, kapag babae sa babae, Onni. So, yung mga katigang doon, kapag babae kayo, dapat tawagan niya ako Onni. Babae sa babae, Onni. Pero, kapag lalaki po kayo, Duna. Kapag mas matanda ako, pero kung hindi po, tawagin niyo lang Justice J. Sandra. That's my name. Wow, pabati po daw, Black. Wow, happy 9th birthday. Happy birthday po. Sangit siya kayo. Happy birthday. In Korean is 생일 축하해요. 생일 축하해. Wow, lagi tang nakikita. Wow, salamat po, Sir Renan. Ano sa Korea ang gusto kita? Ah, kanina pinakita namin yan, Sammy. Gusto kita is 좋아해. 좋아해 at 좋아요. Di ba sabi ko, ready nyo na yung papel at ballpen? 좋아해 at 좋아요. Try ko ha. Before po. 좋아해 and 좋아요. Ayan. Yes, para sa'yo, Sammy. Again, I like you. 좋아해요 and 좋아해. 좋아해요 is may gusto ako sa'yo in polite way siya. May po at opo. Pero yung sa baba, yung ito ah, 좋아해 for friends. Yung mga kilala nyo. Talagang kapag barkada na kayo, pwede nyo sabihin na, no, 좋아해. May gusto ako sa'yo. Parang ganun. So, Sammy, ayan. Ilagay nyo na sa papel. Sulat nyo na. Paano pagkapagtawag sa babae? Oh, tapos na po tayo dyan. Meron ba Halloween sa Korea? Nagtanong si Brian. Meron, pero nagsiselebrate kami. Pero sa palagay ko, mas malaki yung celebration dito sa Philippines. Meron din sa Korea, nagpa-party-party po kami sa Itaewon. Kung sino po tumira doon sa Korea, sa Itaewon may party rin kami Halloween, yeah. Parang yung costume nila sobrang multo-multo. Ganda. At sabi ni Marvy, DJ Sandra, ano ang tawag sa Korea yung ang ganda mo? Wow. Gamitin mo ba para sa crush mo? Ang ganda mo is 예쁘다. 너 예쁘다. 예쁘다 is for friends. And 예쁘세요. 예쁘세요 is for elder. Mas matanda pa sa inyo. 좋은 처생
Sabi ni Chris De Guzman, 좋은 선생님이다. Sabi niya, I'm a good teacher daw. Wow. Mga katigang, may bagong teacher na kayo dito. Korean teacher. Kailangan palagi sa life ko, dapat magdala kayo ng pen at ballpen and also papel para ready nyo ah. Wag po kayo magkalimutan. Next time, mag-exam po tayo dito. Sabi ni sabi ni JP, DJ Sandra Chuaheo. Wow. And may meron pa, cheso kami na. Nagsasorry pa siya. Thank you JP. Dato Chuaheo. Thank you mga katinga. Sabi ni Zon, how old na daw ako? Secret. Hindi pa ako naging 30. Sabi ni Gilbert, galing ko daw mag-Tagalog. Yeah, thank you. Magaling din pa ako mag-Korean. Yeah, I'm Korean but pusang Pinay po ako. 오늘 돈을 얼마 줘? 어? Hindi ko po naintindihan. Kapag younger or brother, nagtanong po si Brian, ano daw yung kapag younger brother or sister? Younger brother, tawag namin namdongseng. Dongseng means mas bata pa sa akin. So, dam is lalaki. N-A-M. Namdongseng means younger na lalaking brother. If babae na younger sa'yo, yo dongseng. Kasi yo is for girl. So, namdongseng, yo dongseng. It's different, Brian. So, you should... Huwag niyong makalimutan yan. Namdongseng, yo dongseng. What's mean in Korea, you're my everything, sabi ni Gabriel. But ang sweet-sweet nyo ngayon, grabe. Halloween, pero ang sweet-sweet nyo ah. Sabi ni Gabriel, ano daw, you're my everything. Donde, 전부야. Donde, 전부야. Oh, my Korean friends are watching. Wan이랑 상엽이 너무 고마워. Hi, yes, Lansan. 안녕, 언니, 사비 ni Ella. Yes. I think you're younger than me. That's why you're calling me 언니, right? 사비 ni Justin, mahilig po ba kayo sa K-pop like Twice or BTS? Siyempre naman. Di ba? Twice may concert sila. BTS may concert sila dito last time. Pumunta na ako. Sana Twice meron din. Annyeonghaseyo, sabi ni Mark. Yepuda. Wow, ang galing mag-Korean yung mga katigang. Ayoko. Kamsahamnida, sabi ni Mark. Thank you so much, the kiyawa. Wow. Nagsulat siya ng Korean. Thank you, Mark Christian. Komaya. Hi, Mary Rose. Ano mean ng, sabi ni Jericho, tatap? Ano ang mean ng mahal kita? Mahal kita? Sarang해. Sarang해요. Sarang해, sarang해요. Yung mahal kita, sobrang palagi kong napapansin sa Korean drama. Palagi meron doon. Sarang해, sarang해요. Ano po sa Korea? Paano mo nasabi? Ano po ba Korean ng paano mo nasabi? Iko otokke yegyesseo? Iko otokke yegyesseo? Pero... Ang hirap no. Next time isulat ko dyan. Para hindi nyo po makalimutan yan. Sabi ni Vevsky? Yeppun onni? 맞아요? Yeppun onni? Yeppun onni 아니야? Yeppun onni? Yeppun onni? Wait. Yeppun onni 같은데? 아닌가? Yan. Sa palagi, ang daming talaga magkakaling mag-Korean dito. Grabe. So, we learned today, 좋아해, 좋아해요, 좋아하는 것 같아요, 좋아하는 것 같아. Bale, apat siya. May po at opo. Dahan-dahan ko ah. 좋아해요 is I like you. In polite way ah. For elder and opa, sa mga opas nyo. And 좋아해 is sa mga friends nyo. And... Ayan, 좋아해요. And 좋아해 is for your friends or yung mga bestie nyo. 좋아해. Gamitin nyo para hindi kayo solo sa Christmas. And the next one is, I think I like you is 좋아하는 거 같아요. 좋아하는 거 같아요. And 좋아하는 거 같아. 같아요 is polite, in polite way. Alam nyo yung 같아 is look like, looks like. So, 좋아 is like, it means parang may gusto ako sa'yo. So, iba siya, iba yung 좋아해요 at 좋아하는 것 같아. Kasi yung 좋아해요 talaga 100%
sure na kayo sa nararamdaman nyo, pero yung jawaan ko katayo, hindi nyo sure, pero you can feel na may gusto ka sa kanya. So, iba po yung dapat ha, iba siya, iba yung meaning. So, wag nyo pong kalimutan yan, next time magtatanong po ako ulit sa inyo. At syempre, after po ng live nito, kasama nyo po ako sa tradio.net. Punta kayo sa tradio.net po ah, para pakinggan natin yung mga iba pang mga K-pop songs para lang po sa inyo. At syempre, kasama ko rin yung download din kayo ng Google app ng T-Radio, and also follow our page and like our page T-Radio and also DJ Sandra. Okay, don't forget guys, moto da sa mga Koreans, mag-Korean muna ako. 전부 다 T-Radio 어플 다운받아주시고 T-Radio 그 다음에 그 저희 웹사이트가 있어요. T-Radio.net인데 거기 꼭 들어와서 조금 이따 저랑 같이 음악 들어주세요. 와우 아누다오 나노노스입니다. 그래서 많이 nakita ko mga Koreans. Sobrang ang saya kasi may kasama na ako mga Koreans, di ba? And this is my end of my life. How's your days, guys? Medyo sa totoo lang, nung dumating ako dito, medyo malungkot ako kasi I heard sad news, di ba, si Sir Rico Puno. Pero ang gustong-gusto ko pa naman yung mga kanta niya. Sana next time i-cover ko po. At sa mga live ko, gusto ko po sabihin sa inyo, lahat ng mga sa okay na program na to is good for lahat ng mga balita about sa K-pop, K-word, K-cosmetic, K-product, K-pop songs, or mga K-fashion, or K-foods, lahat-lahat nandito na po siya. Kaya kung interesado kayo kung malaman kung ano po yung mga foods or cosmetics, products, K-pop, latest news na hindi nyo pa alam, pwede ko pong sabihin sa inyo at gusto ko i-share. Kaya meron, parang gusto ko po siyempre, mag-share tayo. Kaya kanina, nag-request rin po ako sa inyo yung mga K-pop fan club admin, yung mga presidents. Gusto ko po i-invite ko sa inyo yung mga BTS, Twice, Blackpink, EXO, The Boys, sino pa? ZENOTY, MXN, sino pa? Yung mga Girls' Generation, yung mga active na K-pop artist ngayon, yung mga fan club president or staff, you can PM us para syempre invite ko kayo dito and let's talk about your artists, kung kailan sila nagsimula, kung ano yung mga latest album nila, kung ano yung bakit kayo na in love sa kanila, kung pumunta na ba kayo sa concert nila, parang we can share it, so we can syempre we can teach yung ibang mga katigang na hindi pa nila alam about sa artist nyo, parang relate tayo. And also next time I will guest my Korean friends also here. Yung mga nakatira dito para ma-share din nila. Pero sana magaling din sila mag-Tagalog. Pero yung iba kasi nag-i-English, so sana naintindihan nyo. But for sure, next time, samahan ko po yung mga Korean friends ko, yung mga opa, yung mga gwapo at magaganda pa sila. Dapat ready na kayo. And once more guys ha, yung mga katigang, kung may kilala kayong fan club president and admin, dapat i-PM nyo po kami kung sino po maggusto mag-invite dito sa T-Radio. T-Radio, dito lang po yan ha. Wala po sa iba. Pabati po daw Kuya Jesse. Happy birthday. Sengechukai means happy birthday. Mahilig po ba kayo sa Twice? Nagtanong si Justin. Yes. May bagong album din si Twice ngayon, di ba? Yes or yes? Walang no daw sa kanila. Dapat yes lang. Yes lang dapat yung sagot nyo. So, may bagong album sila. Sana meron silang concert dito, no? Mahilig sa BTS. Yes. Mahilig din ako. Ano po? Sabi ni Ashley Nick Kol Kwambao. Tama ba yung ano po Korean nang share mo lang? Share heju세요. Parang Konglish na po tawag namin eh. Korean and English, Konglish. You can say share heju세요. Heju세요is please. So it means pwede pa share, parang ganun. So share heju세요. Uyu. Nagko-Korean si Mark. Uyu is milk. Yes.
You is reason, Budu is all. Yeah, may bagong assistant ako dito. Ang galing ni Mark. Thank you so much. Sabi ni Jana Mesa, what does I'm hungry in Korean? Hungry is 배고파. 배고파. 나 is 아고, 배고파 is hungry. 아, 나 배고파. Pero this is for friends, 시empre. 그러니까 kapag impolite way, 저 배고파요. 배고파요. Gutom ako. Ganun dapat. Two terms rin. Ang hirap mag-Korean. Grabe, dalawa palagi. Ayan. Nagtatanong paulit-ulit tuloy. Sarange, DJ. Nag-confess na naman si Troy. Sarange daw, yes. Me too. Ano po yung, sabi ni Luis, ano po sked mo para manood ko lagi? Wow, thank you. Dapat panood nyo lagi. Pero for now, wala pa po akong regular schedule. But, syempre, once a week, I'm trying to, yes, do okay program dito lang po sa T-Radio. Sana i-follow and like nyo po yung T-Radio page, Facebook page, and also Instagram. And also yung DJ Sandra, yung page ko, para kasi isusulat ko po dyan kung kailan po ako magla-live before, para malalaman nyo rin kung kailan po ako, di ba, mag-live. So, please follow and share and like, please. Pa-shout daw, Kyampo family. Annyeonghaseyo, Kyampo family 분데. 걔 뭐야, 백설, 공구, 렌스 공구 아니에요. Feel core cup. 낙타농 po si Edmar, feel core ka ba ate DJ? Hindi po. I'm pure Korean, pero pusong Pinay. What is pretty in Korea? Nagtanong po si Erica. Yeppuda. Yeppuda is maganda, pero yeppuseyo is po. May kasama siya. Ah, ang ganda nyo po is yeppuseyo. Yeppuseyo. Pero kapag friends nyo lang, yeppuda. Do yeppuda. Pwede nyo yung sabihin ganun. Hi, Melody. Hello po. Yes. So, ayan. Ito po yung mga K-pop. So, once more, gusto ko po isabihin sa inyo, kapag gusto nyo malaman about sa mga K-pop, cosmetics, or fashion, music, drama, movie, foods, lahat-lahat nandito na po siya. I-recommend ko po sa inyo kung ano yung mga latest na pinapalabas po dito sa Philippines or sa Korea, and also yung mga pagkain na masarap na hindi nyo pa alam except kimchi, bulgogi, or samgyeopsal, kasi lahat alam na eh, kilala na siya. So, kagaya kanina, diba, tofu kimchi, kilala yung mga ibang Filipino pero hindi lahat. And tubo kimchi is really good for soju talaga. Next time, if you guys try with soju, sobrang sarap. Sa palagay ko, magaling na mag-iinom yung mga Filipino, di ba? Pabati po daw. Ang daming birthday. Wow, ang dami palang birthday. Happy birthday to all of you. Sa'yo chukayo. Sa'yo chukamina. Ang ganda. Wow. Pa-request naman yung kanta ng What Is Love ng Twice. Sabi ni Jan, pero for today, hindi ko po siya nadala. So baka next episode ko, for sure, Jan, pa-prepare ko po yung kanta ni Twice na What Is Love. At kagaya po ni Jan, pwede nyo rin mag-request sa akin kung ano yung mga K-pop songs na gusto nyo makinig dito sa T-Radio, para after po ng live nito, we can share in our tradio.net. Punta kayo doon para sabay niyo po ako yung about, syempre also K-pop words or keywords. Kasama niyo ako para pakinggan yung mga K-pop songs. So John, please, next time for sure, magdala ako What Is Love Twice. Sana may regular skit. Okay. Ang ganda ng poster, di ba? I like the poster. Okay. Opo. For sure, meron yan. Thank you, T-Radio. Ako rin. Nagsalamat din ako. Watching from Germany. Wow! Germany? Hindi ako magaling mag-Germany. Sorry. Thank you po. I like kimchi, sabi ni Irma. Masarap yung kimchi. Hello po. In Korean words, ano ang God bless us? Nagtanong po si Suzette. Ano po daw yung God bless us?
sa totoo lang, hindi namin po sinasabi to in Korean, pero pwede natin sabihin na, oh, God bless. Hanunim, kasi hindi namin yung sinasabi sa Korea. Kasi hindi lahat may religion, kaya hindi namin sinasabi na God bless. Parang ingat ka, parang, o kaya, sana swerte ka. Sinasabi namin, Puk padeseyo, Puk padeseyo. We are saying that, parang, oh, sana swerte ka palagi, ha? Parang ganun. Parang pareho yung meaning, pero kasi hindi naman lahat ng tao may religion po. So we are not saying God bless us, God bless you always. Pero dito sa Philippines, I know that's really good meaning. So, oh, thank you. Wow, ang kanta ka po, sabi ni Luis. Wow, biglaan. Biglang may concert. Next time, I will try. F4 Korean din po ba yun? F4, yung original is Taiwan, pero may remake yung Japan. Ay, hindi. Japan yung original, pero may remakes yung ano, yung Korea. Di ba si Kujunpyo, si Lee Mino, sobrang sikat dahil doon, F4. What is I miss you in Korea? Nagtanong po si Erica. So, I miss you is 보고 싶어요. 보고 싶어요. This is in polite way. And tanggalin nyo lang yung yo. 보고 싶어. 보고 싶어. 넥사고 칠란스 하느님의 축 하느님은 축복 God bless. Pero yes, we are, yeah, this is 하느님 is God. Pero hindi namin 'to sinasabi in normal way. Pwede namin gamitin pero hindi namin sinasabi in normal way. So yeah, kagaya po ng sabi ni Lance, wow, may assist ako. Thank you, Lance. Sabi ni Lance, have a blessed day. 축복 받으세요. 아니면은 좋은 하루 되세요. Yung last time, di ba, tinuro ko po sa inyo, 좋은 하루 되세요. It means, have a nice day. Parang yan po yung sinasabi namin lahat. So, pa-request po daw yung kanta ni Twice, Likey, Ashley. Okay, ang dami palang mga ones po dito, no? For sure, sige po, next time, prepare ko po para po sa inyo, John and Ashley Nicole. And gusto ko lang po babati kasi last time, nakita nyo po ba yung life ko? Marami akong bit-bit, parang Christmas na Christmas ako. Kasi yung isa namin sponsor, Gardenia. Wow, kamsahamnida. Kamsahamnida, Gardenia. Sobrang ang dami kong dinala sa bahay. At inubos ko kasama yung mga friends ko kasi hindi ko talaga maubos lahat. Sobrang thankful po talaga, Gardenia. Domo, kamsahamnida. Guys, you should try Gardenia. Sobrang sarap siya. Worth it. 진짜 맛있어요. Kasama yung peanut butter or Nutella. Nagtanong si Luis, ilang taon ka na po? Secret. Hindi pa po 30. Matanda na po ako. Joke. Anyway, maraming salamat po mga katigang. Punta tayo sa tradio.net ngayon po. Mamaya sabayin nyo ako para pakinggan ng mga K-pop songs. And also download our T-Radio app in Google. Ayan, yeah, T-Radio. May Twitter, may Instagram din kami. So, please follow and like our page and also my page, DJ Sandra. Okay? And thank you so much, mga katigang. Salamat po, Miriam, Troy, Lance, and Ashley Nicole. Wow, ang dami talaga crime. And sa mga kanina, nagnood kayo sa German and Brazil. Thank you so much. Dito lang talaga. Dito lang niya sa T-Radio. One click lang sa'yo. Domo, kamsahamnida. Thank you so much. Guys, sabay niyo ako sa T-Radio.net. Annyeong!